merong famous quote. No, there's a famous quote na ang sabi, a journey of 1,000 miles or success, it begins with a single step. Tama, di ba? Meron tayong ganyan na quote eh, no? O eto ngayon ang tanong. Mentor Dan, okay ba? Okay, go ahead. Para sa iyo tong tanong na to. Makinig po tayo. Okay? How your Live Good journey started and what made you decide to start your Live Good business? Yun. Okay? Masarap sagutin. Ito yung linyahan ng mga senior citizens! Woohoo! Sino ang mga seniors dyan? Okay. Hindi hadlang ang edad para tuparin ang pangarap! Alam niyo, nag-umpisa ang journey ko when I prayed to God. Ang sabi ko, bigyan mo ako ng isang networking company na ako ay kasama sa Pioneer. Hindi lang pala Pioneer ang binigay sa akin, kundi poste. Diba? Diba? Hindi lang Pioneer, kundi pinaka-umpisa talaga. No? Pillars. Pillar, yun. Poste. No? Poste pa lang. So, para sa inyong lahat na andito, pag narinig ninyo si Live Good, huwag na kayo mag-isip pa. Tanggapin nyo na kasi si Live Good, binigay sa atin ni Lord yan. Tayo lahat dito may purpose. God has the purpose why you are here. Lahat dito magiging crown diamond in the future. Mabuhay si Live Good! Woohoo! Yeah, no? So narinig natin kay Coach Dan, palakpakan po natin. Nag-start into prayer. And of course, sa mga senior, hindi po huli ang lahat. Yan. And I believe, no, yung narinig natin, he's focused on prayer with the Lord, di ba? Hindi ka bibigyan, no, ng maling negosyo ni Lord. Tamang negosyo ang bibigay sa atin! Woohoo! Yes! Alright, thank you, Mentor Dan. Okay, next tayo. Yan. Ito, no, merong studies, no, kung pag-aaralan po natin, over 60% ng mga ginagawa natin everyday. Okay? Binabantayan nyo ba yung ginagawa natin everyday? Yung ginagawa nyo everyday, pagkagising pa lang? Alright, 60% ng ginagawa natin everyday, activity mo, it will determine your habits. Okay, bantayan po natin yan. And champions are champions because they are doing differently. Agree ba tayo dyan? O ngayon, etong tanong sa ating birthday girl na naka-red. Yan, palakpakan natin. Miss Jessa Ocbeña. Hello. What is one habit that has helped you become successful in your Live Good business? Alright. Hello, Live Good family! Woohoo! Thank you for that wonderful question. So, my answer would be discipline. Disciplina po. I am a person of discipline and I am a person of action. So, disiplina po yung naging way ko na makuha ko po yung habit, lalo na po sa pag-work sa Live Good. Kasi kung wala po akong disiplina, hindi po ako makakarating dito sa inyong harapan. Yeah. Right? Thank you. Palakpakan natin. Discipline, magic word. Oh, so, mga simple word po yan, pero napaka-importante sa buhay po natin. Okay, discipline. Kahit sa ang bagay po yan, napakalaki, no, ng effect sa ginagawa natin everyday. Alright, thank you so much, Miss Birthday Girl, our upcoming diamond, Jessa. Okay, punta tayo sa isang diamond. No, punta tayo sa isang diamond. No? Alam nyo, no, lahat tayo, nawawala ng motivation. Meron ba dito nawawala ng motivation? Bawala ah! Ganito baka tindi ang Live Good, hindi nawawala ng motivation. Alam nyo yung time na nanghihina ka, meron bang ganon? May time ba tayo na ganyan? Nawawalan ka ng motivation, nadidistract ka.
Tama ba? Nadidistract ka and of course, we're human. Diba? May time talagang tinatamad ka, ayaw mong gawin yung gawin, dapat mong gawin. And you're so distracted for so many negatives sa buhay natin. And according to Brian Tracy, kilala niyo ba si paring Brian Tracy? Ha? Network marketing is a lot easier to set up than if you were starting a business from scratch. Do you believe? Ang network marketing, diba, is better than traditional business? Ah, naniniwala ba kay Ron? Yes! Oh, pero, kahit mas madali ang network marketing, still, you need commitment and consistency. Tama ba? Kahit madali yan, you need your commitment and consistency. Alright, eto ngayon ang tanong natin. Kay Ate B. Yan, our diamond. Alam ko may pinagdaanan ka eh, no? So how do you stay motivated and committed in your Live Good business? Yan. Hello, Live Good family! Okay, in a world that is full of challenges and with the amazing, brilliant opportunity with Live Good, the first thing that I would advise to keep you motivated in day in, day out na ginagawa natin is to clearly identify the biggest why. Because if your why is very compelling reason to you that you cannot sleep the entire night without fulfilling yung ginawa mo, na yung araw na yon tinapos mo, nagampanan mo kung ano yung dapat mong gawin papunta sa pangarap mo. Alam niyo po yon, 1% that you keep on focusing in improving yourself, working in your dreams. Don't you know that in 30 days time, that's already 30% improvement working in your dreams? Eh kung tuloy-tuloy na nag-i-improve tayo, araw-araw kahit 1%, in 90 days, 90% na obtain mo na ang goal mo. And you can be diamond and live good in a matter of 3 to 4 months. But God failed me to give me to become diamond in 3 to 4 months. And I did it in 5 months. But still, the will of the Lord is greater than mine. To God be all the glory. Amen! Palakpakan natin! Just be better every single day, di ba? Bas angatan mo lang yung kahapon mo, yung kahapon mong ginawa, no? Ano ka ngayon? Dapat keep improving every day, no? Great, thank you so much, Coach Vilma. And isa sa natutunan natin sa kanya, ano? Your big why. Alam nyo, merong mabilis mag-diamond, may mabilis mag-platinum, mabilis mag-gold, merong medyo mabagal, merong sobrang bagal. Ano yung reason? Yung why. No? Tama si Coach Vilma eh. Because of your big why, eh, talagang determined ka dun sa ginagawa mo. Are you agree? Live Good Dream Makers Worldwide? Yes! Woohoo! Yan. Are we learning? Natututo ba tayo so far? Wala yata eh. Are you learning? Yes! Yan. Alright. Balik tayo sa platinum. Alam nyo na. Ano? Experts ha. Di raw alam yung tanong, pero ang ganda ng sagot, di ba? Eto, no? Merong saying, what mind conceives, it can achieve. Malagi nating naririnig yan, di ba? What mind conceives, it can achieve. And ang isang leader, nakikreate ng vision, nakikita mo yung future mo. No? Nakikita mo ba yung future mo rito? Yes! Yan! Eto. Eto ngayon ang tanong. Kay Coach Mark Neal. Yan. Alam niyo po ba si Coach Mark Neal eh, ilang taon? 22 po, 22. 22 years old! Alam niyo ba yon? 22! Ingit na ingit ako sa mga ganitong edad na nagli-Live Good. Grabe, no? So, my question, what makes you most excited about the Live Good business? And where do you see your Live Good business in the next 2 years, 3 years, 5 years? Alright. Alright, so Live Good morning, everyone, Live Good team. So,
ang masasabi ko po, ayan, sa tanong po natin, nakikita ko po ang sarili ko at the same time, ang buong sasabay po sa Live Good. Sobrang laki po ng pagbabago. Okay? And as of now, grabe po yung nangyayari sa atin ngayon, ilang months pa lang po, and how much more pa in the years to come. Okay? So, ngayon pa nga lang no, na nakikita na natin sobrang daming nag-rank up, sobrang daming kumikita, and sa community din namin, sobrang daming kahit pa paano nakabawi sa pagkakadapa, and at the same time, may mga nag-for-good na rin sa team namin, and sa under sa team ng DMW, and I believe in the years to come, sobrang daming babaguhin ang buhay at sobrang daming magiging milyonaryo sa Live Good under the DMW team. So, yun lang po. Yes! Naniniwala ba tayo kay Coach Martil na magbabago buhay nating lahat? Yes! Woohoo! Yan! So, let's go to the next platinum. Yan. Nowadays, no, sa panahon po ngayon, no, maraming options to present. Lalo na yung mga batikang networker, di ba? And to invite people. No, may kanya-kanya tayong strategies, no? Prospecting, yan, marami tayo kanya-kanya. Eto, tanong natin kay Coach Hans. Yan, our mentor. What tool or strategy do you use that makes the Live Good business simple and duplicable? Ay, grabe, parang... Makinig po tayo, makinig! Parang pang Miss Universe naman po yung tanong. Napakasimple pero napakahirap. Kasi guys, napakaraming strategy na pwedeng i-apply. Pero, work what's best na magwo-work talaga sa'yo. Kasi regardless of strategy, always remember, pag ayaw ng tao, ayaw mo. I mean, pag ayaw ng tao, ayaw talaga yan. Pag gusto, gusto. So guys, ako, what I do, I always offer the opportunity ng pantay mata, walang expectation. Kasi sometimes, when we expect something in return, sa pinapresent nating business, minsan mas nagiging masakit pag nare-reject ka. So what I do, ang strategy ko every time I present, I send videos ni Coach Vernon, when I talk to someone else, palagi kong sinasabi, etong opportunity na ito ay gagawin ko. Kaya ko lang ginagawa to, kaya kita ini-invite, kasi nararamdaman ko, puputok ako rito, nararamdaman ko, yayaman ako rito, ayaw ko na one day sisihin mo ako, hindi man lang kita inimbita. Yes. Let them decide. Woohoo! Grabe, no? Klarado but direct to the point. Di ba? Kung ayaw mo, nako, wag mo kong sisihin pag naiwang ka. Parang ganon, di ba? Palakpakan natin, Coach Hans! Are you learning? Yan! And last question sa ating next Diamond, November Man. Let's go to... Challenges and trials. Yan, ako, ano? Pero alam naman natin, no, challenges and trials, part yan ng pagiging successful mo sa business. Naniniwala ba tayo, Ron? Walang negosyo, walang success na walang challenges and trials. Tama ba? Okay? And encountering... pumipiyok na ako. hindi na po ako nakaupo dun sa kaka-picture dun na ano, hindi na ako nakainan. Ngayon, eto, no? Encountering obstacles is something all business have in common. Wala pong negosyong walang obstacles. Tama ba? Wala eh. Lahat meron. Wala po yan. At part po yan, no? Party po yan ng negosyo. Walang negosyo or any MLM company, any LMM complan na walang obstacles. Alright. Eto ang tanong natin kay Coach Santi. What challenges or obstacles have you encountered in doing your Live Good business, and how did you overcome them? And another follow-up question, ano yung biggest obstacle mo na na-challenge ka and na-overcome mo? Woo! Yan! Napakaganda po ng tanong at alam ko po marami po sa inyo ang makaka-relate dito. At sigurado po ako, lahat po halos kayo na mga seryoso, pinagdaanan nyo to. Okay, kukunin ko po muna ang opportunity. Hello po sa Team Elevate, nasan po kayo? Kumusta po kayo sa team? Yan, hello po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga bumubuo ng Dreammakers Worldwide. Okay.
Sabi po ni Coach Ferg, yung mga challenges po, yung mga obstacles, ay part po of success. Yes, that is absolutely right, na yung obstacles po, yung mga trials, pagsubok, ay parte po yan ng success. Okay po? So, paano po, yung sagot dun sa tanong, anong mga obstacles na yon? Number one po, na akin pong naranasan na for sure, makarelate po kayo ay, very common, rejection. Okay? Fear. Rejection, ibig sabihin, natatakot kang ma-reject, natatakot kang hindi paniwalaan, natatakot kang baka hindi ka po magtagumpay. So, what I did, ano pong ginawa ko para malagpasan ko yung mga ganong klaseng mga obstacle? Simple lang. Bumabalik po ako sa aking, sinabi na po kanina, biggest why. Doon lang po ako umuhugot ng aking motivation at yung mga sinasabi po ng ibang mga tao sa akin na hindi ka magtatagumpay, scam yan. Ang dami pong pinagsasabi po talaga sa akin. Mga malalapit na kaibigan, kamag-anak, magtigil-tigil ka na dyan sa lipgod, walang mangyayari sa'yo. Pero naging bigi po ako sa kanilang lahat. Okay? So yun lang. Ito po ang iiwan ko sa inyo bago po ako magtapos. Life in this life, yung buhay po natin ngayon, life is just 10% of what happened to us. Naniniwala po kayo doon? And the 90% is how we react. Yun yun eh. Kung paano ka mag-react sa circumstances, kung paano ka mag-react sa mga rejection at mga nararanasan mo. It's up to you now. Yun lang po. At I hope meron po tayong natutunan sa gabi ito. Grabe naman! Okay! So okay, wala. Tapos na po tayo. Pero may parting words po tayo. We would like to hear a message from each one of our panelists and para magkaroon kayo ng guide, ito po yung ating susundan. What piece of advice would you give to business partners ninyo rito, na nandirito, who just started their Live Good business journey, no? Sa mga baguhan, ano yung piece of advice? Kasi marami tayong naririnig, no? Sisimula, sobrang excited. After 2 weeks, 2 months, 3 months, wala na, di mo na makita, di ba? So, paano mai-stay yan, no? Ano yung advice natin? Okay, Coach Mark Neil, simulan mo na, para pag ganun na ulit. Okay, so, yung ma-advice ko lang talaga, number one, is to study the business. Okay, learn fast the business. Kasi, you cannot share yung isang bagay kung hindi mo alam. Okay, and pag natutunan mo na, you have to be consistent in sharing the business. Okay? So, do the activity na kinakailangan. Okay? Prospecting, inviting, presentation, closing, and follow-up. Kasi, okay, wala namang sekreto. Lahat provided na sa atin. So, yun lang po. Alright! So, learn the business fast and consistently gawin mo yung negosyo mo. Okay? Hindi yung kung kailan mo lang gustong gawin. Alright! Thank you, Coach Mark Neil. Coach Dan, Mentor Dan. Huwag yung kung kailan mo lang maalala ba. Okay, as my parting word, I am representing the senior citizen in this industry and also yung mga magsisenior na. As senior citizen, karamihan sa atin, iniisip natin na pag nag-senior na tayo, magpaalaga na lang tayo sa anak natin, mga apo. Aasa na lang tayo. Yun ang karaniwan na nangyayari. Kontento na si senior citizen sa 10,000 pesos na pension sa SSF. But live good para ito sa atin senior citizen. Why we settle for 7,000 if we can make millions? Woohoo! Bakit tayo aasa sa mga anak natin, sa mga apo natin, kung kaya natin, tayo ang magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan? Woohoo! Grabe naman! Kaya I challenge you, senior citizens, and magsi-senior pa lang, do live good! Woohoo! Grabe, no? Thank you po. Thank you, Mentor Dan. No? Ito, no? Gusto mo ba yung pagtanda mo? Tinataboy ka o pinag-aagawan ka ng mga apo-anak mo. Di ba? Iyan ang pag-isipan natin. Alright. Woohoo!
So let's go to our birthday girl, Jeza Ocbenya. Okay, to everyone, lalong-lalo na po sa mga leaders ko, mag-iiwan lang po ako ng isang paborito kong linya when I started working with LiveGood. Ganito po yon. Our business is about show and tell. If you have nothing to show, you have nothing to tell. And I thank you. Woohoo! Show and tell! Pang Miss Universe. No, kahit nasaan ka, show and tell. Nasa jeep ka, nasa elevator ka, nasa Facebook ka, nasa Messenger ka, kahit saan, show and tell. Thank you so much, Coach Jeza. Ganda, no? Are you learning? Okay, mentor B, Coach B. Hello, LiveGood family. Ito po yung piece of advice ko po sa inyo. Sa liit ng puhunan ni LiveGood, na pwedeng katapat lang ay isang damit o magarang pagkain, my advice to each and every one of you, huwag mong isipin na 2,900 lang ang puhunan mo. Isipin mo, 2.9 million ang puhunan mo. Woohoo! Na kung saan ang goal mo, mabawi ito. At pag yon ang mindset mo, tsak ang asenso mo, mabilis at sigurado. Woohoo! Ganda, di ba? Grabe, are we learning, no? Grabe, yan po kasi problema ng iba. Sa sobrang liit ng puhunan, okay lang eh, na hindi gawin eh, di ba? Pero yun, yung mindset mo, hindi 2,950, 2.9 million ang ininvest mo. Yan, thank you so much. Grabe naman, ang ganda. Let's go to our platinum, Coach Hans. Grabe po yung mga habilin ng ating mga leaders. Habilin talaga. Ako po, piece of advice. Sa lahat po na nandito, bago man, matagal ng members, fighting for their ranks, fighting for their dreams, isa lang po sasabihin ko, magpakatotoo ka. Kasi madalas sa atin, we are looking for different kinds of motivation. Motivated tayo sa apply natin na may resulta, motivated tayo sa future natin, but in reality, kailangan ang motivation mo talaga nasa loob, yung realidad mo. Hindi pa ba sapat na motivation yung sitwasyon mo ngayon, na pag may nagkasakit, namumroblema ka, pag may nangailangan, namumroblema ka, hindi ka, yung magulang mo, nagkakaedad na, wala ka malang maitulong, yung anak mo, lumalaki na, wala ka maibigay na magandang future, doon pa lang dapat, wala na dapat ibang motivation, kundi yung realidad mo. Kasi pag unawa mo kung anong realidad mo, dapat alam mo, kung talagang responsable kang tao, gagawin mo lahat, no matter what happened, whatever it takes, gagawin mo. Bakit? Minsan ka lang bibigyan ni Lord ng ganito kagandang opportunity, huwag na huwag mong pakakawalan. Woohoo! Grabe naman! Alam mo, ako naniniwala lahat ng 1,000 na to in 3 to 4 months, diamond. Woohoo! Sa lahat ng natutunan nyo na yan, i-apply nyo lang yan. Grabe, no? Yan, no? Brain. Kunin nyo yung mga utak. And last, our diamond, November man. Yun. Sino sa inyo ang gusto mag-diamond? Sumigaw nga. Woo! Grabe, no? So, next, kayo naman. Okay, ito po ang aking maiwan po sa inyo. Learn to be comfortable in uncomfortable situation. No matter what, no excuses, gagawin ko to, magiging diamond ako. Tatlo lang po. It's hard work. Samahan nyo po ng work smart, consistency, and focus. Maraming salamat po. Woohoo! Hard work, consistency, and focus. Grabe. Ang igsi lang ng mga nang na ang oras natin, no? Pero so ang dami na nit. For me, 1 libro na 'yon. Baunin niyo po lahat ng narinig nyo. I congratulate everyone in advance. Lahat po tayo magda-diamonds. Dreammakers worldwide, palakpakan po natin our platinum and diamonds leaders. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Woohoo! Thank you very much to all our panelists. Thank you very much, Coach Diamond. Yes, thank you so much to our panelists and of course, Coach Diamond.